Good morning, Philippines. Ngayon po, mga kaibigan, mga kababayan, mga kapatid, ay araw ng Sabado, March 11, 2023. Marami po tayong dapat pag-usapan na mamayang pagko ng mga balita sa linggong ito sa social media. Halimbawa po dyan, mga kababayan, mga kapatid, nariyan po yung hissing, yung tungkol po sa Digamo murder, nariyan din po yung jeepney strike. Pag-usapan po natin ngayong umaga, mga kababayan, mga kapatid, at bibigyan po natin ng komentaryo ito pong tungkol sa jeepney strike. Ang strike po na ginawa supposedly buong isang linggo, ngunit ito po ay siguro mga umabot lamang ng 2 o 3 araw, sapagkat ayon sa kanila may tugon naman po ang pamahalaan sa kanilang kahilingan. Napanood po natin ang Senate Committee hearing ng Senado. Ito po ay pinangungunahan ni Senator Crispo. Ang punto po kung bakit di umano nagkaroon ng strike, sapagkat base sa batas ng modernization, jeepney modernization law, hanggang December 31 na lang daw po ang napapayagan na bumiyahe ang mga jeep na ito, at yung mga operator at drivers, yun nga po, nagkasanang strike. Nang sa gayon, hindi, kumbaga, bigyan po sila ng extension. Hindi po dapat na hayaan o payagan na hanggang December 31 lang, 2023. Ano ba itong tungkol sa jeepney modernization? Well, ibig po sabihin yan, i-phase out na po itong mga jeep, at dapat palitan po ito ng bago, yung moderno, angkop sa kasalukuyang panahon, na mas malaki, mas maganda, mas ligtas, at mas kumbinyente sa mga pasahero. So, yan po ang esensya ng modernisasyon. At isa pa dyan, kailangan hanggat maari, o hindi hanggat maari, it is compulsory upon these transport organizations to organize into either a cooperative, transport cooperative, or transport corporation. Nagsagayon po, ma-modernize ang pagpapatakbo ng itong mass transport na ito. Yan po yung pinaka-esensya ng modernization law. The primary purpose is to provide safety, convenient, transportation for the riding public. Yan po ang esensya. Ano naman po ang objection ng mga ng transport sector? Particularly po itong mga operators, mga may-ari ng jeep at mga drivers. Ang sinasabi po nila, hindi nila kaya ang una, yung presyong pampalit
na di umano nagkakahalaga ng 2.4 million ang halaga. Pangalawa po dyan, sabi nila, kailangan daw po maituloy yung traditional na Jeepney Pride ng Pilipinas, itong tinatawag nating itong saraw o mga kalintulad na disenyo ng jeep. At another thing, gusto po nilang ma-retain yung individualized ownership at franchise ng mga jeep. So, ano po yung ating komentaryo dito? At ang sinasabi pa rin, additional sa negative, itong mga unit na napakamahal, kukunin galing sa China. So, ano po ibig sabihin niyan? Alam mo naman, ang China, medyo negative ang ating impression as to quality. Secondly, yung mga pisa, kung masisira yan, that will be made available only from China. So, pati maintenance, ibig sabihin, magiging mahal. Sapagkat lalabas na imported ang mga spare parts niyan. So, ano po ang komentaryo natin dito? Well, una po, dapat ipustro itong modernization. Bakit? Sapagkat ang sabi po nga natin, itong ating mga kasalukuyang mga jeep na tumatakbo ay dilapidated na. Alam, ito ay mga imported na mga machines na galing Japan na mga surplus doon. Ibig sabihin, mga pinagluma na yan, na-dispose na ng mga hapon yan, sinasalo natin, gagawa ng kaha. Kapag katapos, kulang sa maintenance for 10, 15, or even 20 years, patuloy na tumatakbo sa kalsada. So, marami pong aksidente. Very unsafe po sa mga sa riding public. Yan po yung unang concern. Pangalawa pong concern na obserbahan po natin sapagkat tayo naman ay sa buong buhay natin ay tayo po ay mass transport rider, specifically yung mga jeep or even tong bus. Pero itong mga jeep po, so ang ano po dyan, una yung safety concern, pangalawa po yung management wise. Ano po ibig sabihin natin dito? Sa ilalim po ng traditional na samahan, itong mga Juday, Jeepney Operators and Driver Associations, wala pong disiplina ang sistema ang mga drivers. Bakit po nasabi natin yan? Unang concern po dyan, kapag ayaw ng driver bumiyahe kahit maraming pasahero, hindi po tatakbo. Kung iba dyan nagsusugal o kung anumang mga dahilan. Pangalawa po dyan, walang disiplina na pinatutupad itong mga Juday na ito dahil mga organisasyon lang nila. So yung treatment sa passengers, kumbaga kalimitan, rude yung mga dispatcher, yung mga nagtatawag, even yung mga driver. Pangatlo po dyan, ang capacity ng jeep, ang isang hilirang upuan, sabihin mo nang pang-sampu lang,
gagawing 11. 11 lang, gagawing 12. So, ibig sabihin, over capacity. At sa pagtakbo sa kalsada, ang traffic po natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ay isa pong dahilan yan ay itong mga undisciplined jeepney drivers. Naalala po natin minsan sa kagustuhan nating malaman kung bakit nagkakaroon ng ganitong mga trapiko. Sumakay po tayo sa isang kaibigan nating driver. Katabi po sa bawat baba ng pasahero, katulad din naman ang kasabayan niya sa kalsada. Sa gitna po sila pumipick up, sa gitna ng kalsada, sa halip na tumabi. Sa gitna ng kalsada pumipick up at nagbababa ng pasahero. Tinanong po natin yung driver, bakit ayaw mong tumabi sa pag-pick up at sa pagbaba ng pasahero? Ang sagot po sa atin, kasi hindi mo alam yan dahil hindi ka naman driver na katulad namin. Kung ikaw ay tatabi, maunahan ka ng mga nasa likod mong pampasahirong jeep at mapipick up nila ang nasa unahan. Sa halip na ikaw ang makapick up sila dahil naunahan ka na sapagkat tumabi ka. Samantalang kung sa gitna ka nagbababa, sa gitna ng kalsada ka nagbababa at nag-pick up, hindi ka nila maunahan. Sa ganito pong attitude, kultura ng mga driver, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, at yan naman ay naobserbahan din natin, ano po ang negatibo? Una, very unsafe sa pasahero na bababa at sasakay. Pangalawa po dyan, yung traffic. Kung nakahinto ka, hinto po lahat na nasa likod. Dahil di ka na nila po malalampasan dahil nakaharang ka. So in other words, this is a culture of selfishness, disregarding the safety of the passengers and road courtesy. Binabaliwala mo. Maraming kang naabala. And try to imagine sa dami ng mga jeep na yan. Everywhere yan po ang gagawin ng mga driver. Hindi mo naman kaya madisiplina yan. Samantalang kung yan po ay company system approach ang ginagawa, mabibigyan po ito ng disiplina itong mga driver na ito. They can be educated properly. Mas madali po na ipatupad yung mga road discipline na yan ng mga kumpanya na may hawak sa mga ito. Another thing po, sindikato yung mga juday na yan. Halimbawa po, sa isang ruta, yung juday na yan, sila ang nagkocontrol kung patatak yung bagong may-ari, nakabili ka ng bagong jeep in addition to the existing transport. Ang laki ng sinisingin nilang membership fee, kung tawagin, 50,000, na hindi mo naman alam kung saan napupunta yung pera. Pangalawa, sinasabi nila, yung tuloy na koleksyon, sapagkat panlagay sa bawat huli. Bakit kailangan ilagay? Bakit kailangan laan sila ng pirang panlagay? Sapagkat alam nila na sa bawat takbo nila, they will be violating the traffic law. So pag hinuli, may panlagay. Yan palagi ang katwiran nitong mga juday na ito. Kaya expensive daw yung membership fee at yung mga paniningil sa terminal sapagkat ilalaan daw sa panlagay at walang auditing yan.
sapagkat under the table ang transaction. So ano resulta niyan? Corruption sa bahagi ng ating mga traffic law enforcers na perpetuate ang corruption, na perpetuate yung undiscipline, yung pagiging undiscipline ng mga driver operators, na palagi ang na-prejudice ay yung riding public. Ito po ang negatibo sa mga sa kasalukuyang sistema ng ating jeepney transport in general. So, matatanggal po yan kung magkaroon po tayo ng modernization. Na ibig sabihin, may patupad yung batas requiring a modernization as to the kind of jeepney, as to the management. Ngayon, sabihin po natin na kasi pride natin yung Pinoy, yung traditional, yung saraw. Dahil yan ay yung ating tradisyon. Kung hindi naman po maganda yung tradisyon, hindi po dapat na perpetuate yan. It's time that we must be open-minded, that we should go by the progress of humanity. Dapat ganun po ang ating pananaw. Pangit na tradisyon, kung negatibo yan sa buhay ng mga Pinoy, iwan natin yan. That cannot be a valid reason. Ngayon, yung sinasabi nilang ang unit ay galing sa China. Well, hindi po tayo sang-ayon dyan. Hanggat mare, dapat po yan i-manufacture sa Pilipinas para mas mura at masunod natin kung ano talaga ang tama para sa atin in terms of convenience, safetiness, at saka yung pagiging mura sa paggagawa sa atin at makakapagbigay pa yan ng employment, yung manufacturing ng mga units na yan could also provide employment. Aside from the fact na ang gas pisa niyan ay siguradong mabibili natin sapagkat we also have to manufacture sa mga pisa na yan kasabay ng mga body assemblage. So dapat sa halip na imported, iwasan po natin yung importation na yan. Kaya po nating manufacture yan dito sa Pilipinas. Ngayon, yung tungkol naman po sa sobrang mahal. Yun nga sinasabi natin, that will be Philippine-made, locally manufactured, mas magiging mura sigurado. Secondly, alam po naman natin na mayroong subsidy ang government niyan. So, dito mag-concentrate yung ating mga financing institution na kung paano bigyan ng mas mura o kung 2.something man yan, million, at talagang hindi maibaba. So, bigyan po ng mas mahabang leeway yung paying time. Yan po ay kayang gawin kung bibigyan ng prioridad. At dapat po gawin yan at bigyan ng prioridad. I-finance po ng gobyerno ang manufacturing at ipautang po with longer payment time ng
sa ganun, hindi naman po mag-ipin itong mga kumpanya na to. At dapat po huwag payagan yung individualized franchising na sinasabi nila. Kailangan po talaga yan, company. Units must be company-owned. Kung saan itong mga drivers at itong mga operator na ito ay yung kanilang ownership should be in terms of shares of stocks. Shares of stocks. Hindi po dapat na sila ang maging may-ari ng unit. Dapat i-phase out na rin yung individual ownership at saka itong franchising dito sa mga jeepney na to. The franchise should be owned by the company in the same way that the units are likewise owned by the company. The ownership, dapat po huwag payagan yung mga mayayaman na mag-invest dito. Dapat po yung mga existing mga drivers na yan, yung mga operators na yan na mahirap, sabihin hindi naman ganun kayaman, at even the riding public should be allowed to invest in the said transport company in terms of shares of stocks. Dapat po ganyan. Ang sa gayon, sa buong bansa, ang may-ari ng mga mass transport natin ay itong ating mga maliliit na kababayan. The riding public, the drivers, and the operators, mga small time operators. Yan po ang magiging may-ari sa mga transport system na ito. Hindi po natin papayagan yan yung mga Ayala, yung mga ganito na mayayaman na, at lalo po silang yayaman. Ngayon, ito pong sa cooperative. Alam naman po natin ang kooperativa. Ano yan? Kumbaga mapolitika yan. Because regardless of the ownership, one vote, one member. Well, ideally, napakaganda yun. Pero sa practice po, very politicalized yan. Ang nangyayari po dyan, kung sinong magaling, yun ang nananalo. Kaya nagpapaloko-loko ang takbo. Karami, dapat po yan, if it is a cooperative, yung voting aspect base na rin po sa corporate. Meaning, the more you share, the more your share, the more votes you have. Nang sa ganon, itong mga serious investors can have more voting power compared to minimal investment. Pero ang voting power niya is equal. Nagiging source din po yan ng nagiging source po yan ng corruption and the management of the cooperative. Kaya dapat tingnan din po yung aspeto na yan. Narinig po natin yung hearing tungkol sa Senado. Yung hearing tungkol dyan. Sa Senate hearing kung saan ito si Senator Tolpo, si Senator Villanueva, inaatake po nila ng husto ang LTFRB. Making it appears na all the evils raised in terms of issue being raised by this jeepney operators driver kaya nag-strike is caused by the LTFRB.
na para bang ang Senado is an institution which is there to observe at mag-criticize lang. Ito yung attitude ng mga senador, mga congressman, na para bang they are not part of the government with an obligation to impose itong mga ganitong pagsisikap natin ng pagbabago, itong modernization. Nakalimutan nila that Congress is the author of the law for the modernization law. Kasi kung may batas tayo dyan na nag-requiring for a modernization, ibig sabihin, that law was passed by Congress and it is only being implemented by the agency concerned, the LTFRB. Kaya nga nagkukundak ng hearing para malaman yung mga negatibo and they could make any necessary amendment of the law. So dapat sa hearing na yun, alamin nila, hindi yung atake ng atake. Tulad na sinasabi ni Senator Tulpo, Senator Tulpo, ang kakapal ng mukha ng LTFRB, ang kakapal ng mukha ng LTFRB. Well, kayo nagiging makapal yan kasi depektibo yung batas na ginawa ng Kongreso. Kung ayaw mo maging makapal ang mukha ng mga yan, ng mga implementing agencies, siguraduhin nyo na gandahan nyo ang batas na ginagawa nyo. Lagyan nyo ng pangil. Hindi po pwede na panay-atake lang kayo. Ini-implementa yung batas na ginawa nyo, then kayo to nagsabi na hanggang December 31. Definitely, the LTFRB cannot say so without a law to that effect. So, dapat kabaan nyo. Dapat kung anong mga nakitang depekto ngayon na hindi nakita noong panahon na ipinasa yung batas, make a corrective measures in terms of amending the law. By the way, at this juncture, mga kabarangay, kababay, kapatid, well, yung sinasabi po nating investigative power under the 1987 Constitution na mention natin sa last blog natin, Article Section 21, Article 6, hindi po 6, Section 21, Article 8, hindi po Article 6, the legislative articles in the Constitution, the investigative power of Congress as provided in Section 21, Article 6 of the 1987 Constitution provides that this is an aid of legislation. Ibig po sabihin yan, katulad nga ng hearing sa Senate Committee tungkol dito sa mga sa Japanese modernization, hindi lang dapat sila atake ng atake sa LTFRB. Pagkos, tanungin ng maayos ang LTFRB at yung mga nag-strike, yung mga Japanese organization officers na naroon as resource speaker. Ano ba talaga problema? Ano ba talaga ang gusto nyo? Ano ba ang kulang dito sa existing law? Ganon din sa LTFRB. Then, they have to come up with a compromise solution. Then put it into a law in terms of an amendment to the existing law, providing for the modernization, Japanese modernization. Hindi po yung
katulad ng ginawa ni napapanood natin kay Senator Tolpo, kay Senator Villanueva, na wala silang ginawa kundi magalit ang magalit against LTFRB, making it appears to the public that they are championing the cause of the operators, of the drivers, at ang napakasama itong LTFRB. Panluloko po yan, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Panluloko yan on the part of the senators. Gusto lang nilang magpasikat. Lalo si Tolpo, lalo to si Villanueva. Pag tinignan mo, napakagaling nila. Talaga nagmamalasakit sa publiko. Kinakastigo in public itong mga implementing agencies. Eh, samantalang itong mga implementing agencies, eh, nagpapatupad lang ng batas na ginawa ng Kongreso. So, sa ganitong approach sa mga congressman, mga senador, lalo na itong Senado na nakikita natin, wala pong katapusan itong pamumulutika, itong problema na ito. Kasi dinadaan palagi sa politika. Sila itong gumawa ng batas, pagkatapos, i-criticize nila. Pagagalitan nila yung mga implementing agencies. Pag sinalungat naman ang gusto nila, isa-side ka for content. Kalukuhan po yan. Ito namang sambayan na natin, akala yung talaga ang tama. Hindi po yan ang tama. Ang tama po dyan, alamin, pag-aralan, with all honesty, yung mga problema, yung mga shortcomings ng batas. Then, make an amendment to the law in terms of passing an amendatory laws. Yan po yung dapat. So, inuulit po natin itong jeepney modernization, dapat po ito ituloy. Hindi po natin dapat pagbigyan yung kahilingan ng mga operators, driver, na individual franchise. Kailangan ituloy itong mga jeep na ito, patakbuhin. Kung hindi po kaya hanggang December 31, we can have a longer time. But definitely, hindi po pwede na hindi i-post itong modernization law. Sapagkat yan po ay kaligtasan, kaayusan, at para po sa kapakanan ng riding public. At itong mga senador, inuulit po natin, kayo yung gumawa ng batas, tapos kung anong kulang, susurugan po ninyo ang batas. Hindi yung akala nyo, criticize kayo ng criticize sa implementing agency. Salip na tulungan. Another thing, inuulit po natin dyan, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, we do agree na dapat itong mga unit na to, we should not allow importation. If we can produce it, and we know that it can be produced locally, dapat i-produce yan dito sa atin mismo. Nang sa ganon, yung maintenance yan ay maging mura. Hindi na kailangan i-import forever ang mga spare parts yan. So, pansamantala po, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, lakasan natin ang ating talakayan ngayong umaga muli. Maraming salamat at bilang suporta po, panahanayahan natin na subscribe ang ating YouTube channel. Ang ating paninindigan sa napapanahong issue ng Lipunan.